Hello guys, bad news. Ayun, okay, yung bad news sa atin, wala na inakay na inaalagaan natin kanina. Aww. Yung maliit, si Stark, wala, namatay na. Bali, pinapakain ko pa lang siya noon, tapos pinapakain ko pa siya kaninang umaga, pero nung papakainin ko na ulit, namutla at nanigas na. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sudden death na 'yun nangyari. Siguro nga kinulang na talaga siya sa alaga sa una pa lang kinamaha. Nagkulang na. So hindi ko alam bakit bigla na lang ganon. Sudden death. Napapakain ko pa naman siya kanina. Kaso, yun nga, namatay na. So, ay nako. Nakakalungkot, pero okay lang. Marami pa naman tayong inakay dito. Dalawa. Pero ayokong hand feed to. Kasi, alam nyo na, mahirap mag hand feed. Lalo na kapag, para sa akin lang naman, mahirap mag hand feed. Lalo na kapag may ginagawa pa akong ibang trabaho. So, ayun. Ayun ang ating bad news. So, good news, ano bang good news na pwede nating ano yun? So, ang good news ay sahod na. Makakabili na ako ng bagong cage, dalawa. Dito natin lalagay. Aalisin natin to. Haayusin natin mga gamit-gamit dito. Tapos, itong stand, dyan natin lalagay yung dalawang cage. So, ayun ang good news. Sahod, dalawang cage. Yung dalawang bago natin dito, yung Blue Opa, pati yung PB Edge, ilalagay na natin sila kada isang kulungan para meron na silang pwesto. Tapos hahanapan na lang natin sila ng partner. So wala pa akong maharta partner na pwede sa kanila. Pero hanapan ko sila agad kapag may nakita na kagad ako sa Facebook page. Tapos dito nga pala eto, ay hindi si Dubi to eh. Anong magandang ipares sa sa Power Blue Edge? Sa tingin nyo, cock to eh. Kasi kung paparesan natin to ng opa, lalaki lang ang natin, ang magagamit natin. Yung magiging inakay nila na lalaki, di ba? Power Blue na cock, opa na hen. Yung lalaki lang mapapakinabangan natin kasi ayun lang may dugong split. Hindi pa siya split kung hindi natin si test breed. Bali, matatawag natin yun na post-split opa, if cock. So, ayun. Siguro pag binigyan natin siya ng opahin, pwede na rin. Pang matagalan na project. Tapos yung blue opa natin, hahanapan ko na lang siguro to ng PB Opa o kaya Bio Opa, ipapares ko sa kanya na hen din. Medyo natatakot lang nga rin ako dito kay Dubi. Makulit na. Marunong man lumabas dito sa terrace. Pag nandito kami, pinapakain ko siya. Lilipad. Nandito nga nung nakaraan eh. Nandito siya oh. Nakapatong putik. Kinakabahan ako, baka konting lapit ko lumabas. Mabuti hindi lumabas. So yun, mabuti na lang hindi siya lumabas. Tapos, yun nagpapakain ulit ako dito, nilagay ko siya dito. Lumabas dito sa terrace. Doon dumapo. Mabuti dito siya dumapo sa DIY cage natin. Kasi, kinakabahan na talaga ako kay Dubi. Marunong na siya lumabas. Ang kulit-kulit niya na, baka matimingan tayo na makatakas tong isa. Kaya papakainin ko na lang siya, lalambingin ko na lang siya, ibaban ko siya tuwing gabi bago ako matulog. So ayun ang gagawin ko na lang para kahit makatakas siya sa gabi, makukuha pa rin natin siya kasi hindi nakakita yung ibon natin sa gabi. Ayun lang, bulag sila sa gabi. Tapos ayun na nga, umuulan na naman. Ito ang... Ay, nako. So, dito. Ito, konti na lang. Siguro next month. Next month, itong opa natin na hen. Ito yung nasa likod. Ito. Ayan. Tapos na siya mag... tawag dun?
Lugon. Tapos na siya mag Lugon. Molting. Yun. Next month, siguro second week, tapos na siya mag mag-molting. Tapos pwede na siya isa lang dito sa masungit nating opa. Ayan. Ayan. So, ganito ang makapag-bonding sa mga African lovebirds ko para maging hindi sila maging mailap sa inyo. Ayan. Sa una, hindi sila interesado sa daliri mo. Pero kapag inuulit-ulit mo, kinaganyan-ganyan mo sila, para silang naiinis, para silang naging aggressive. Pero, ayan, ganyan lang sila. Ayan, diba? Medyo nagagalit siya. Pero, gusto mo makipag-bonding yan. Ayan, Ayan, wala na. So, ganun lang ako makipag-bonding sa kanila palagi. Kung kayo, kasi marami din nagko-comment ulit eh. Marami ulit nagko-comment na bakit daw ang hindi daw maiilap yung mga alaga ko. Lagi daw silang nasa labas. Ang amo daw nila, hindi daw sila takot sa tao. Siyempre, kung gusto nyo, ganun yung maging maging mga African lovers nyo. Payo ko lang or advice ko lang sa inyo na lagi kayong tumambay sa harap ng cage nila. Yung tipong kunwari, etong dalawa, mailap sila sa akin. Mga 5 minutes, 3 minutes, ako sa kanila, nakaharap ako sa kanila, tapos hahayaan ko sila lumabas muna, tapos, parang sasanayin ko sila na makita nila ako ng mga ilang minuto, mga ilang oras, diba? Ganun lang, sanayan lang yan. Bali, ganun lang ang aking ginagawa kapag gusto kong makita palagi yung aking mga African lovebirds na nasa labas, mga ganyan. Ito, pati ito, pare silang lalaki, naglalampungan, lagi silang nasandi dito sa loob, tuwing gabi. O diba? Baka maging, Ayan, lagi silang nandiyan, silang dalawa. Naglalampungan, nagkukutuhan, pero pare silang lalaki. Kaya kung may nasa flight cage mga alaga nyo, tapos dito kayo tumitingin ng gender, siyempre, hindi lahat na nagkukutuhan ay cock at hen. Hindi lahat ng naglalambingan ay cock at hen. Minsan, may mga parehas ng gender. Parehas lalaki, parehas babae. Kaya dapat, kapag nilagay nyo na sila sa flight cage nyo, alam nyo kung ano yung gender nila, yung possible gender nila. Para alam nyo na kapag ibubukod nyo sila, alam nyo na, oo, cock and hen pala to. Tapos kunwari, etong dalawa, hindi nyo alam yung gender nito, tapos binukod nyo agad na kasi akala nyo lalaki at babae sila, yun pala, hindi, natagalan ka lang sa breeding nila, breeding season nila. So, kailangan sure na kayo. Bali, may mga ibon kasi na nagpapares ng parehas na kasarian, parehas na gender. So, ayun. Ayun lang ang aking payo sa inyo na dapat lagi kayong may record kung ano yung gender ng mga nilalagay nyong ibon doon sa flight cage nyo. So, itong flight cage natin, babaguhin na natin to. Pwede na rin, makakabili na rin tayo ng, makakabili na rin ako ng flight cage na malaki, na mas maayos, ilagay dito sa labas. So, ayun. Ayun lang ngayong video. Nag-share lang ako ng aking ibunan dito. Nag-share lang ako ng mga thoughts ko at mga kung ano-ano pa. Sana may konting natulong ako ngayong video. Kahit wala naman na tao na explain na makakatulong. Ewan ko. Sana makatulong ako kahit papaano ng konti sa inyong mga alagang ibon. So, mag-shoutout sa tayo. Okay, shoutout tayo. Shoutout kay Clarvin Mendoza, kay Ruel Rivera, kay Charles Martinez, kay Kimuel Maranata, kay Jeffrey Faitaren, kay Ekore 05, kay Jericho Love and Jericho Mini Avery TV, kay Eric Angelo Tarok, kay Jackson Kaliplip, shoutout din kay Angelo Velus, kay Irene K.P. Seriano, kay Jerry Torno Jr., shoutout din kay Gerson Pasqua, kay Dominic Maravilla, shoutout din kay Leo Manalili, kay Dennis Corpus,
kay Jeff Sutana, kay Dustin Munting Ibunan, shoutout din kay Lane Cabrera, kay Ricard Delisay, shoutout din kay Ella Lasheras, kay Mark Daniel, kay John Dave De Jesus, shoutout din kay Billy Ray Garcia, kay Jello Chua, shoutout din kay Inigo Capablanca, kay Carlen Malonzo, at shoutout din kay Sandy Pineda, Florence Aquino, Prince Kiel Tatel, kay Vanji Albasin, shoutout din kay Zaymon ML, kay Carlen Malonzo, kay Free Flight Bird and Hanfeed, shoutout din kay Vargy Albasin, at shoutout kay James Louis Chua. So ayun lang ngayong video, kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. Huwag kayong maingay guys, patapos na yung video, maingay. Tapos kung meron kayong mga katanungan, comment lang kayo at sasagutin ko yan sa mga pag-reply. At kung gusto nyo rin mag-post sa aming Facebook page or Facebook group, sali na kayo sa aming Facebook group para makapag-post kayo ng mga ibon nyo, ng mga katanungan nyo, at sasagutin niya ng ating mga kaibigan. So, salamat sa mga sumusuporta. Pag-ingat po ang lahat, and we'll see you on the next video.